Hi guys, shout out sa lahat nandiyan. Good morning. Ay, madaling gabi. Midnight pala dito. So, good morning sa ibang bansa at good afternoon. Ayan. And then, akon ko lang to, no? I-discuss lang natin ng konti itong malampaya. Kasi nga, nagtataka ako dati. Napaka ano nila ni Dilima, ni Lugaw. Lagi silang naghahanap, no? Kay President Digong, ay bakit kailangan mo pa ng ng ayuda? Ay nagmamakaawa, hindi na kailangan. Kasi nga, binlap lang naman sila ni President Duterte that time. Nasabi ni, may gumaga. Nagbabadyang migraine. Hindi na naman ako makakapunta sa bukit. Ang sabi ni President Digong noon, nung mag-ano ng lockdown, no? Nung nag-start ng lockdown, na, sige, sabi niya dun kay Secretary, hindi si Joke, no, yung isa, sinabihan niya na, magbenta ng property. Binda mo na yan, yun na ganyan. Para, kumbaga, ibenta para pangdagdag sa ayuda. March yun. February or March. So, galit na galit sila, sabi agad ni Lugaw na, nasaan yung malampaya fund? Dilima din ganun din. Bakit kailangan magbenta ng mga ganito ganyan? Ba't magbenta tayo ng property ng ating bansa? Diba? Wala kang karapatan magbenta ng property ng bansa. Dahil sa estado yan, ika. Nasaan yung malampaya fund? Baka inubos mo na dahil ginamit mo sa sandatang lakas. Yun ang ano nila yung banat nila na ginagamit ibinigay ni President Digong doon sa AFP. No, hindi nangyayari yan. Guys, nakita ko ngayon, kanina, no, habang tahimik yung mundo, nire-research ko. Ano nga ba talaga mayroon sa loob ng malampaya? Kung bakit ganun na lang sila talaga kay President Digong at maghahanap nasaan yung fund ng malampaya. Wow. Ang laki. Grabe. Pero gagamitin lang yung malampaya fund para lang dun din sa energy. Para lang yan dun. Pero this time siguro magagamit yun ni President Duterte sa kadahilanan na kung nasa idman tayo ng dahil sa pandemic, siguro magagamit yon. Dahil bilyonis eh. Bilyonis ang kinikita dun sa malampaya. Okay? Yung malampaya na yon, no, way back, mga panahon ni GMA, panahon ni Abnoy Noy Aquino. Ang laki ng mga nakukuha nilang pera doon sa malampaya. Oo, sobrang laki. Okay. Okay, wag na lang. Basta ang laki ng mga nakukuha nila sa malampaya. Ito na lang. Gusto kong makita nyo kung gaano kalaki ang pera. Meron ang malampaya. Kasi guys, sa totoo lang, masyashock ka na lang kung bakit ganoon na lang ang bansa natin. Wow. Ito. Kay GMA, ang pera na nakuha nila sa malampaya, kay GMA, kay Arroyo lang to, ha? Okay? Meron siyang 21.4 billion malampaya fund na ginastos ni Arroyo. Sa panahon niya to. Okay? So, 21.4 billion. Guys, kalaki. Hindi ko pa nakikita kung anong taon yon. So, ito namang 7 years ago na kinita ni Ninoy Aquino. Okay, ito sa panahon ni Ninoy Aquino to. Okay? Ang gobyerno kumita ng 124.9 billion sa Malampaya Gas Project mula noong 2002.
2002. So, panahon ni Jamie. No? Oo. Sa panahon ni GMA, hanggang sa panahon ni Nene Aquino. So, kumita ng 8.1 billion yung pera. Dollars, ha? Dollars. 8.1 billion dollars na tinatayang kita mula sa malampaya sa loob ng 20 years. Nagkaroon ng 348 billion pesos. Okay. Yun ang kikitain ng malampaya sa loob na, yun ang kinita ng malampaya sa loob ng 20 years. So, guys, kung ganun kalaki ang pera ng malampaya, ito yung ng agreement. Hindi ko kasi makukuan sa inyo yung nandito sa laptop eh. So, ginastos ni GMA ang pera na nakinuha niya sa Malampaya Fund, 53 million inilaan sa mga energy-related projects. Pero the rest doon, saan niya ginastos? Kasi malaki yun. Diba? Ilang billion yun. Okay. So, yung ginastos naman ni Aquino sa Malampaya Fund ay 15.3 billion. Ginastos niya? Malampaya Fund na ginastos ni Aquino. Diba? So, ito ang sabi ni Carpio before, way back 7 years ago. Babalikan natin itong 7 years ago, ha, na sinabi niya nang dahil dito sa ginastos ni President Aquino, no, former ni Abnoy Noy, yung malampayang fund na yun na ang laki-laki, na ginastos niya dun sa isang Gregorio del Pilar na ship na para sa mga Navy. Okay. Na hindi naman talaga dapat dun ilalaan dahil yung pera na yun ilalaan mo dun sa energy. For energy related lang. So ito sabi ni Associated Justice Antonio Carpio. Ito panahon pa to ni panahon ni Abnoy Noy. So ganoon na talaga si Carpio. Pero Abnoy Noy din to na kwani na loyalist. But when Congress was restored under the 1987 Constitution, there was now a problem because the President could not exercise the power to appropriate anymore under that provision. The President may use the Malampaya Fund for any purposes he determines. Kasi nga hindi nga daw talaga dapat gagamitin, no? Yung pera sa Malampaya. Guys, itong Malampaya Fund, okay, ay sabi ni Apulakay, before ha, kay Apulakay pa lang, sabi ni Apulakay na may ginawa siyang agreement doon na ang kinikita sa Malampaya Fund ay para lang doon sa energy related. Dahil, di ba ang Malampaya ang nagsusupply ng enerhiya natin? Like electricity, sa gas, meron din, ganun, sa Malampaya. So, kailangan, ang sabi ni Apulakay before sa agreement niya ng panahon ng kapanahonan ni Apo, ni President Marcos, na yung kikitain ng Malampaya Fund ay dun lang gagamitin sa enerhiya, sa energy, electricity, okay, or whatever. Pero, ni-restored, no, under 1987 Constitution, sino? Yon ay panahon ni Santa Satanista Corazon Aquino. Okay. So, ito ang kinita noong March 31, 2013, 124.9 billion Malampaya Fund balance as March 31, 2013. So, panahon na yon ni Abnoy Noy. So, 124.9 billion. Ganun kalaki ang pera sa Malampaya Fund. Oh, God. Ganyan kalaki kung nasaan, kaya binabati ko sa tinanap nila ni Professor Leonor Briones, ang dating National Treasurer, okay, natin, minahanap nila yon. So, sabi naman nito ni si Juan, Carpio continues sa sinasabi niya, so it became unconstitutional when Congress
conver-